The fourth word from the Holy Gospel according to Matthew. From noon onward, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And about 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, "My God, my God, why have you forsaken me?" Nasa ikaapat na salita na po tayo ni Jesus. Mag-review tayo ng konti. Noong una ay ibinibigay ni Jesus ang lahat ng tao na sa ibaba ng Calvary Hill sa kanyang Ama. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pangalawang word, kung natatandaan ninyo, yung pinakamalapit kay Jesus. Hindi lang geographically, kung hindi pinakamalapit sa puso niya. Lahat ng makasalanan na nagsisisi. Today, you will be with me in paradise. Yan ang mga mahalaga kay Jesus. Yung una, taong bayan, halo, mga Hudyo at mga hindi Hudyo. At yun ho ay nakakagulat kasi pinapatawad ni Jesus ang mga hindi Hudyo. Kung patawarin niya ang mga Hudyo, maaring maintindihan niyo pa kasi ang Hudyo pinapaniwalaan na maliligtas. Pero bakit pati yung mga hindi Hudyo? At saka bakit papatawarin ni Jesus lahat yun samantalang kasama doon yung kanyang mga alagad na nagpulasan? Hindi man niya nakikita pero alam niyang nasa sulok-sulok at nasa gilid-gilid, nagmamanman. Bakit wala sila dito sa tabi ko? Bakit wala silang malasakit man lang? Bakit iwanan ba to? Laglagan ba to? Pero pinatawad sila ni Jesus. At hiningi niya yon sa Ama. Akala natin, ano, kapag nasa krus ka na, wala ka nang magagawa. Kapag nakapako na yung mga palad mo, wala ka nang maibibigay. Pero ito ho yung dalawang bagay na ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. Forgive and to give. Pinatawad lahat. Pinatawad yung nasa tabi niya. Ibinigay kanina si Maria kay Juan. At si Juan ibinigay si Maria kay Maria. Alam kasi ni Jesus, kapag nawala na siya na anak ni Maria, magiging kawawa si Maria. Kapag wala na siyang significant male figure sa pamilya na maaring umampun sa kanya, para na siyang basahan itong si Maria. At ito yung ginawa ni Jesus kahit siya hirap na sa krus. Kaya pa rin niyang mag-forgive at mag-give. Nung una, tinawag niya ang kanyang Ama na, "Father, forgive them for they do not know what they are doing." Alam niyo, sa bandang dulo, sasabihin uli ni Jesus yun. "Father, for into your hands, I commend my spirit." At sa kanya ibibigay ang kanyang buhay. At ipipikit niya yung kanyang mga mata. "Father," habang siya'y umiikot sa mga bayan-bayan at nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit, nagtataboy ng masamang espiritu, nagpapatawad ng mga kasalanan,
nagtuturo sa mga tao kung paano magdasal, palaging sinasabi ni Jesus, oh, kung kayo magdarasal, ha? Ang tawag nyo sa Diyos, Aba, Daddy, Itay. Yan ang tawag nyo sa Kanya. Para bang isang anak na naglalambing? Kumbaga sinasabi ni Jesus, ang Diyos hindi malayo. Ang Diyos hindi magagalitin. Hindi siya mapanghusga kung hindi pwede mong lambing-lambingin. Ganyan nyo tatawagin ng Diyos kapag kayo nagdarasal. Sa first word hanggang sa dulo. Pero bakit itong fourth word? Hindi na niya kayang tawagin ang Diyos na Ama. Ang nasabi na lang ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Yun ho ang pakiramdam ni Jesus. Kasi siguro naman, yung pakong inilagay sa kanyang mga palad, tunay namang pako yun, no? Hindi naman yung joke-joke lang, no? Hindi naman siguro kunya-kunyari ang sibat lang yung nilagay sa kanyang tagiliran. Yung krus na nilagay sa ulo niya, totoong krus. Hindi naman porkit totoong Diyos siya, hindi na niya naramdaman lahat yun. Totoong tao rin siya. At ngayon, talagang hubad na yung kanyang pagka-Diyos at ang nakalantad na lang ay yung kanyang pagiging tao. Hirap na siya. At ang sabi nila, merong tinatawag na breakdown of the senses. Wala ka nang maramdaman. Wala ka na halos makita. Nabulag na si Jesus. Wala na siyang mamoy. Wala na siyang marinig. Pati nga nature biglang dumilim. Hapon na hapon biglang nagluksa ang kalikasan. Nalungkot ang kalikasan. Pero ginagawa ito sa Diyos. Totoo yung kanyang sakit. He felt forsaken. But, ito yung magandang balita. He was not really forsaken by his father. At alam niya yon. Alam niya yon. Alam niyo mamaya, yung susunod na word, sasabihin naman niya, I thirst. Nauuhaw ako. Huwag niyong isipin na humihingi lang siya ng mineral water. No? O yung suka na pinainom sa kanya. I thirst. Alam niyo kung saan siya nauuhaw? Na yung ipinapagawa sa kanya ng Ama, mangyari na. Maganap na. Kaya nga habang nakapako siya doon, why have you forsaken me? Bakit? Why are you sparing me? Sige na. Kumbaga, ibigay mo na. Mangyari na. Hirap na si Jesus. He was feeling forsaken. Di ba pwedeng mangyari na? Now na. No? Hirap na siya. Kaya susunod sasabihin niya, I thirst. Tandaan natin, ang hanggad niya doon, sana matupad na yung will ng Heavenly Father. Kasi dahil lang doon kaya ako pumarito eh, para sundin ko ano yung kalooban niya. Pakita sa lahat ng to kung gaano ko kayo kamahal. And then pagkatapos, anong sasabihin ni Jesus? It is finished. Naganap na. Hindi natapos lang. Na parang kumain tayo, natapos, nagsalita dito, nagligpitan, tapos, no? Pero wala naman nangyari, no? Ang sabi ni Jesus, naganap na. It is fulfilled. Alam ni Jesus na narito ang Ama niya. Nagdiliman ang kapaligiran. Hirap na hirap man siya.
Sa puntong ito, naghahanap lang siya. He was grappling for meaning. Nasaan ka ba dito sa pangyayaring to? Sige na. Bring it down. Maganap na. Hirap na hirap na ako. Oo, totoong hirap na hirap siya. Pero ang habol niya, yung kalooban mo, matupad na. No? Kaya nga masasabi niya, towards the end, naganap na. At sa katapos-tapusan, sa last word, Father, bumalik siya sa Father. Yung kaninang God, my God, natawag niya uling, Ama ko, into your hands I commend my spirit. Si Mother Teresa daw, noong bago pa lang siya tinawag ng Panginoon sa gawain niya na maglingkod sa mahihirap, aba, ang swerte-swerte niya, blessed na blessed siya kasi nakakausap-kausap niya ang angel, no? Kakausap niya si God. Ang sarap kaya nun, di ba? Para bang ang linaw-linaw na yung ginagawa mo para sa Diyos, para talaga sa Kanya. At talagang approve sa Kanya. Pero alam nyo, after some time, nakita doon sa diary ni Mother Teresa, hindi na niya maramdaman ng Diyos. Hindi niya alam kung may saysay pa yung kanyang ginagawa. Wala nang konsuelo, consolation. Pero sige lang siya ng sige ng paglilingkod sa mahihirap. Kasi ang habol niya, hindi yung consolation of God, kung hindi the God of consolation. Sige-sige lang siya. Doon po sa Italy, meron akong nakilala isang lalaki, nakuha niya yung kanyang misis magtrabaho sa Italy. Masaya sila, magkasama sila sa iisang amo. Kaya lang nabuntis yung kanyang misis. Tinawag sila ng amo, hindi na kayo pwedeng maglingkod dito. Hindi pwedeng yung trabaho ma-focus sa pagbubuntis ng misis mo. Tahimik lang yung mister, ganun din si misis, pero bago sila nakaalis, na-stroke si lalaki. Inag-alaga pa rin yung Pilipino doon sa amo. At nakita ng misis kung gaano ang pagmamahal na ibinigay doon sa mister niyang may sakit. At sinabihan sila, dito na lang kayo. Huwag na kayo aalis. Pero alam nyo, nung sinabihan na sila, kailangan kayong umalis. Nag-isip pa sila, bubuuin ba natin yung bata? Papalaglag natin. Nag-desisyon sila, bubuuin natin. Nung nagpasya sila para sa Panginoon, tinugon ng Diyos yung kanilang panalangin. Pero dumating sila sa punto na, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Kapag pumapasok tayo sa mga karanasan ganoon, tandaan natin, yung pinakamadilim, kasunod na noon ng liwanag. Sisilay na ang liwanag. Yung pinakamalalim sa kakanaaangatin ni Lord. Manalangin tayo. Panginoon, nawa po'y makita namin na sa panahon na kami nasa matinding pagsubok, nariyan ka lang, hindi mo kami iniiwan. Hindi po man namin makita ang mga palatandaan na ikaw ay kapiling namin, nawa sana patuloy kaming kumapit sa iyo. Magtiwala at maniwala na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Amen. Pwede tumutugon sa pananawa.